Hello, magandang hapon. Medyo mahaba ang video to at tungkol ito sa parasitic diseases, common parasitic diseases ng poultry. Itong unang topic ko ha, hindi ko alam kung hanggang saan itong video to. Basta kung saan marating yung matatapos, yun yun. Basta unahin ko itong parasitic diseases. At ito, may tatlo, no? May tatlong klase. Yung protozoan diseases, yung helminthiasis or helminth infestation, at saka yung arthropod infestation. So yung helminths, yun yung tinatawag na internal parasitism, at saka yung arthropod infestation is external parasitism. So itong itong protozoa muna tayo. Dito muna tayo. So itong protozoan diseases, isa itong coccidiosis caused by coccidia. Na ang coccidia to ay tinatawag na Emeria tenella. Meron pa rin isa, Emeria nicatrix at saka other species, no? Yung parasite na yan, sinisira niya yung intestinal wall ng manok. Kaya, ang nagiging sign na nakikita pagka magsasuffer ng coccidiosis ang manok ay yung, lalo na kung serious na, yung ipot niya, yung manure, nagiging may mucus na kasama at saka may blood. Yun. O, pero makikita mo muna na pale, parang ano siya, parang anemic. Yung kulang sa dugo, syempre. Tapos mababa ang feed intake nila. Kung sa chicks naman makikita, yung dikit-dikit sila ganyan. At saka ang way of transmission nito, yun yung mga shoes, akala mo lang hindi seryoso yung mga clothes, shoes, mga contaminated feed, water, ganyan. Seryosong mga bagay yan, lalo sa poultry. Kailangan pagka may bisita ka or ikaw din mismo, meron ka dapat strictong biosecurity. So kailangan mag-disinfect muna ang mga shoes at saka mga clothes, ganyan. Magpalit ng clothes bago pumasok doon sa farm. And itong coccidiosis, no, meron mga insect na vector, yung flies, midges, ganyan, midgets, beetles, ganon, yung carriers na yun, yung mga infected birds, mga rats, mice, mga ganyan. So and yun yung mga wild birds, so sila yung mga carrier niyan. And siyempre, itong coccidiosis, nasisira ang intestinal wall. So, ibig sabihin, hindi na nakaka-digest maigi, hindi na nakaka-absorb maigi ng nutrients na doon sa kinakain niya, kung nakakakain pa. O kaya, nagiging pale, bumababa ang timbang, at saka kung layer yan ay bumababa ang egg production niya. At siyempre, itong treatment, syempre kailangan mag-consult ka sa veterinarian pa rin, para ma kasi depende dun sa vet kung ano yung choice of drug na ibibigay niya. Pero sure ko na hindi antibiotic. Syempre kasi parasitic diseases yan eh. Parasitic disease yan eh. So, yung leukocytosoonosis naman, yun yung avian malaria. Actually, meron kapareho yan na disease, na may sign. O, kasi minsan, yung fowl cholera, banggitin ko lang ha, pero hindi ko i-discuss dito. Yung fowl cholera, may greenish diarrhea din yon. Yung itong leukocytosoonosis or avian malaria, may greenish diarrhea din. Pero syempre, iba ang signs. Yung sa iba. Kaya minsan iisipin mong fowl cholera yon, pero minsan iisipin mong avian malaria. Kaya
kailangan malaman mo pa rin. At saka pinaka the best talaga, tumawag ka ng vet. Tumawag ka ng vet. Pero importante nang makita mo ay na malaman mo ang mga at least yung pinaka-importante yung mga signs na may sakit pala yung manok mo. Ganun. O, diba? Kaya, itong leukocytosis zoonosis o kaya yung avian malaria is caused by leukocytosis zoon Cowleri. Yun. Hirap i-pronounce, diba? Ano ko lang mamaya, ilalagay ko dyan mamaya. Ganyan ang mga pangalan ng mga bakterya at saka mga basta yung mga virus, mga parasite, may mga yung mga species nila, pangalan nila. So ang leukocytosis zoonosis ay parasitic disease. Itong leukocytosis zoon Cowleri ay blood parasite yan. So kung yung coccidia ay intestinal parasite, ito naman ay blood parasite. Actually, ito sinisira niya yung mga ibang tissue organ, yung tissue ng different organs at saka yung blood cell, no? Yung red blood cell sinisira niya. Kaya nagkakaroon ng anemia, paleness, mga ganyan yung manok pagka nagsasuffer siya ng ano ng avian malaria. At saka nagkakaroon siya ng greenish diarrhea, nawawala ang timbang niya, bumababa ang timbang niya. Siyempre pagka pagka naglelay na nangingitlog na yan, napaglayer na yan, bumababa siyempre ang ano niya, ang egg production niya. At saka itong avian malaria namamatay dahil sa ano, internal hemorrhage and blood cell destruction. Yun. Kaya delikado yung mga parasitic diseases na yan. So, palagay ko na at least may nalaman ka na ng mga signs ng ano ng diseases na yan. So, punta tayo doon sa helminths. Itong dinidiscuss ko to parang ano lang ha, yung, hindi yung in toto na sasabihin ko, hindi yung word for word na ano ko. Basta kung ano yung maisip kong sabihin, yun yun. So, punta tayo dun sa helminths or worms. Itong large round worms. Sa intestine mo makikita. Oh. Itong cecal worm, syempre, sa sika or cecum. Itong gizzard worm, sa gizzard mo makikita. Or ito yung tinatawag natin sa Tagalog na balon-balunan. In Ilocano, pinatawag namin na batikulan. Oh, at ito yung isa sa pinakamasarap na parte ng ano ng manok. Oh, at saka nutritious daw yan eh. Oh. Masarap yan. I-adobo mo or prito. Basta malinis na maigi. Pero siyempre, hindi mo iisipin, huwag mong iisipin na baka may worm. Oh. Pero huwag ka mag-alala. Kasi ang worm naman ng manok ay species specific. Ibig sabihin ng species specific ay siyempre sa manok lang, hindi sa tao. Oo, hindi kagaya ng bulate sa ano, hindi kagaya ng worm dun sa pusa at aso na pwedeng malipat sa tao. 'Yun. Pero siyempre nakakadiri lang din, no, nakakaano. At saka ang isipin mo mismo na kung may worm ang manok mo, nakakabahala para sa health nila, hindi sa'yo. Nakakabahala para dun sa production nila para ikaw ay magkaroon ng income. So, itong roundworm, kagaya na sinabi ko, is sa small intestine, sika, ay you know, cecal worm dun sa sika or cecum, and then yung gizzard sa gizzard, balon-balunan, batikulan. And then yung tapeworm, doon pa rin sa small intestine. So, nakakaawa ang small intestine pala kasi may tapeworm na may roundworm pa. At itong tapeworm na to, syempre, ang tapeworm ay dalawa ang ulo. Segmented pa. Pag maputol yan, buhay pa. Yun, di ba? So, kaawa ang manok. Pagka hindi mo papansinin yung, ano, pag hindi ka aware na may mga bulate sila, ang tawag dito,
At kung hindi ka mahilig mag-deworm, lalo na kung maliit pa lang ang farm mo, konti pa lang ang manok mo, so hindi mo papansinin, tamad, o kaya tamad ka, mag-aalaga ka pero tamad ka, ganon. So, yan yung ibang, yung mga worms na yan, mga maliliit na mga buhay na nilalang, yan ang isa sa mga nagpapabagsak ng mga health ng manok. At minsan kinalulugi ng farm din, siyempre, kung hindi pinapansin yung presence nila sa alaga nila. Signs, ruffled feathers, loss of weight, loss of appetite. Yung gizzard worm naman, sira ang gizzard niya. Kaya hindi maganda ang absorption ng digestion at absorption ng kinakain niya. So na nagiging payat, mahina, mababa ang timbang, and bumababa ang production nila kung may worm sila. Yun, yung sickle worm, presence ng sickle worm, inflamed yung cecum or sika. Makikita mo, siyempre, makikita mo lang ang mga yan kung halimbawa namatay na yung manok mo dahil payat na pabayaan, hindi na purga or hindi na deworm. Siyempre, biniyak. Pero bago mo malaman na sikong pala yung inflamed na yon, kailangan alam mo kung ano yung klase ng sikong, kung saan ba na banda yung sikong ng manok, no? Sikom yata, yun yung isaw na, joke lang, hindi, sikom, yun yung isaw na kinakain natin, di ba? Ay, kinakain ninyo, hindi pala ako kumakain. basta in short, ganun. So, yung, ano, talaga, yung, talagang gagawin mo dyan is, deworming, mag-deworm ka, regular. At saka, avoid, din, exposure sa mga, pero siyempre, hindi mo rin ma-avoid kasi lalo na sa environment, di ba? May mga roaches, mga midges, mga rats, mice, mga flies, nagdadala ng bulate. Basta mga ganon. So, yun yung about sa helmin. So, kailangan sa poultry mo, include mo ang deworming program mo. Lalo na kung naglilay na. Oo. Tsaka kahit sa mga kitty pa lang na deworming program. Halata mo yung may bulate na mga manok kasi hindi rin natutuyo ang manure nila. Kasi ang normal na manure, 'di ba? Yung parang ice cream cone, yung may gray, may white, parang mga ganon, parang light green ba 'yon? Basta yung gray na buo ang consistency niya. Yun. So, punta na tayo doon sa arthropod. Yung arthropod, yun yung louse. Louse infestation. So, yun yung tinatawag na external parasitism. Yung worm infestation, internal parasitism. So, itong mga louse na to, isa din yan na nakakairita at saka nakaka-istorbo sa performance ng kahit na anong manok. Kampang kakfight man yan, layer, broiler, breeder. Siyempre, manok ang mga yan. So, possible na dadapuan sila ng kuto. So, yung mga kuto na yan, kung saan-saan sila nandun. Meron yung kutong nandun sa mga balahibo nilang mga bata pa, yung dun sa pinaka-base niya, yun yung shaft louse, fluff louse. Fluff louse, yung body louse, meron din. Yung wing louse, yun, dun sa wing. And then, yung brown louse, at saka yung large chicken louse. Ang mga yan lahat, makikita mo kung halimbawang, pero syempre, hindi mo ma-identify kung hindi mo lalagay sa, yan, sa microscope. Microscope, ay, ang liliit ng mga yan, hindi mo makikita. I mean, pinong-pino, ganon. Kung sa tao, di ba tayo mga tao, pag nagkakuto, lalo na pag elementary at high school, may kuto, edi angkat eh.
isang ano lang yun, isang klase ng kuto yun. Paano kung yung anin na yun kumapit lahat doon, di ba? Sa manok o di angkat eh. So, ayun, makikita mo hindi sila mapakarit. Ganun. So, meron ka rin dapat regular na schedule doon sa pag-spray ng kuto kung meron. Pero kung wala ka naman nakikitang sign na may kuto sila, edi huwag kang mag-spray. Oh, kasi siyempre sa dami ng manok mo halimbawa, di sayang pa yung ano, yung insecticide na ano nagagamitin mo. Oh. At ito cause din minsan, ay cause din, hindi minsan, cause din ng pagbaba ng feed intake nila, siyempre kasi kakain, naiirita, i-stop, ganun, paano makakakain maigi. At saka, siyempre, magiging ano sila, magda-drop din yung egg production nila. Kasi nga, paano hindi sila makakapag-produce maigi dahil dun sa, ano, sa kuto na yan. Kasi mga, yung worm at saka yung kuto, blood sucker ang mga yan. Oh, so, pag sobra, nagiging pain pa rin sila. At saka nagkakaroon din ng mortality, kagaya din dun sa worm, nagkakaroon din ng mortality doon kung grabe ang infestation. Yun. Kaya ang farmer, maagap. At saka yung poultry boy, maagap. Alam niya dapat na yung alaga niya ay may dinaramdam, may mga iritasyon, ganun, may mga nararamdaman. At least alam niya na may kuto itong manok, ganon. Kaya noon, may sakit itong manok. So, makakatawag ng vet or kung ano kung sino man yung ano na pwede, kung walang vet sa area mo at malayo or ano, at least technician man lang, di ba? O makapagtawag ng technician na trained. Oh, ganon. So, ang mga yan, importanteng malaman kasi pag may mga kuto, ruffled feathers din yan eh. Kahit yung, ano, kahit yung may worm, yung may worm infestation, ruffled feathers yan. Pangit ang itsura ng balahibo nila, payat, ganun. And then may mga namamatay din sa severe na sitwasyon, ganun. Actually, hindi lang parasitic, common parasitic diseases meron ang poultry. Meron din silang mga ibang sakit, kagaya ng mga viral diseases at saka bacterial diseases. And also, syempre, parang tao din yan, may fungal diseases din, mycotic diseases. At itong mga viral diseases na to, yung common lang tong mga sinasabi ko ha, tong mga common viral diseases na to ay isa na dito yung mga Newcastle disease, fowl pox, Marek's disease, infectious bursal disease, infectious bronchitis, infectious laryngotracheitis, avian encephalomyelitis at saka egg drop syndrome. So, yan, dun sa viral diseases, walo yung common na diseases. Yan yung ibig sabihin laging, halos palagi na yun makikita mo na case dun sa farm. Dun sa bacterial diseases naman, merong 5. Yun yung chronic respiratory disease, infectious coryza, pulorum or bacillary white diarrhea, yung coli basiliosis at saka fowl cholera. Oh, yon. And syempre yung mycotic disease, hindi rin pahuhuli. Syempre hindi anan kasi hindi naman magkakaanaan ang manok. Ang mycotic diseases nila, or fungal diseases nila ay tinatawag na aspergillosis. Ito yung brooder pneumonia. At yung mycotoxicosis, ito yung aflatoxicosis. Ganon. So, kabilang na sa common diseases, yung mga parasitic diseases na sinabi ko kanina. So, doon na tayo sa ano, sa Newcastle disease. Oo. Ito yung pinakauna-unang viral disease na nakikita commonly doon sa farm.
ang science ni ang makikita mo no yung mga kite ano yan kasi may nervous signs yan so yung mga kite nag-gasping mahirap ang humihinga ganun yung tapos ano nagtitwist yung neck nila ganyan may nervous signs ano, may paralysis ganyan at trembling nagte-trembling tapos coma yun eventually namamatay sila ganyan at saka yung ubo nila tumutunog tapos pisik-pisik no ganon and then sa ano din at saka sa adult ano din ganon din kaya lang minsan yung respiratory signs sometimes hindi mo napapansin at saka few birds show nervous signs kung minsan lang kaya kung hindi mo alam na NCD na pala yung tumama, hindi mo alam. Kala mo, ano, ordinary sipon lang or ordinary ubo, ganun. So, gagamot-gamutin mo yun ng antibiotic pero napapansin mo hindi na, hindi gumagaling kahit anong antibiotic ang ibigay mo. Yun. Tsaka, sharp drop in feed intake yan. Makikita mo, biglang hindi kakain. Ganun. Tapos, yung egg nila, pag naglelay na yan, no, pwedeng mag-drop yung egg production niya into zero in a matter of days lang. At saka mataas ang morbidity niyan kasi mabilis ang spread ng sakit. Airborne ang virus at ang transmission ng ano, way of transmission ay through direct contact dun sa mga infected birds. Kaya yun, airborne niya. And then pwede rin sa contaminated feed and water, pwede rin sa vehicles, pwede rin sa, yun yung mga pumapasok sa farm. Pwede rin yung mga clothes and shoes ng mga tao na pumapasok sa farm. Yun. So, ang pwedeng gawin lang dyan is vaccination. Pero kailangan ang vaccination ay masunod na tama para hindi magkaroon ng anemia. Kasi may mga napabasa ako, yung sasabihin, nagbakuna ako ng ano ko, ng manok ko kagabi. Okay pa, pero bakit kanina hindi na? Ganon, patay, daming patay. Ganon. So, pero hindi ko rin alam kung anong sitwasyon nila. Pero minsan kasi, hindi, baka hindi nila napapansin, may dinaramdam na yung alaga nila. So, nagbakuna. Ganon. Kagaya ng ano, halimbawa, itong case. Suspected na may NCD na yung farm pero hindi pa lahat. Oo, kasi bakit ka mo? Okay, may nakita na magtitwist ng neck. Yun lang talaga kasi ang pinakatitingnan mo kung ano kung may NCD, titingnan mo yung hindi na magamot-gamot na ubo, nag-drop yung itlog, mabilis, ganun. Araw-araw na nag-drop, hindi naman kasi ang normal na egg production. Ano yan, babataas, pero normal lang yung 1 to 2% na bababa niya, itataas niya. Ganon, kung kasi pabago-bago ang panahon, so ganon yung ano niya, or kung may stress, ganon. So hindi yung dire-diretso na bumaba ang, ano, bumaba ang egg production niya, dire-diretso. Eh mag-alala ka na kung nakarating na sa 50%, nakarating na sa 50%, eh di malamang NCD na yan baka mamaya pababa pa ng pababa hanggang maging zero wala ka ng production tapos dami pong ang dami pumupang mamamatay ng mga manok kasi mataas din ang mortality yan araw-araw makakakita ka ng ano ng bumagsak na manok na patay na lang ganon oh so anong gagawin mo kung ano anong gagawin mo para hindi ka dapuan hindi dapuan ng NCD ang layer mo o mga manok mo kung ano man yung alaga mo. So, vaccination. And ginagawa yon bago pa mangyari yung disease. Oh, prevention muna. Prevention ay pinakamaigi. Kasi walang treatment yan. So, in case na merong ano, merong tama na, no? Merong tama yung farm mo ng NCD. Eh di syempre hindi mo naman pwedeng bakunahan yung mga ano yung mga infected na di ba para huminto yung disease kasi nandun na yung ano yung sakit nandun na yung virus sa
sa flock. So hindi mo na alam kung alin sa kanila yung infected at non-infected. Oh, kasi ang nakikita mo lang ay yung mga nagsushow ng sign. Hindi mo alam yung mga yung na-contract na niya yung virus, pero hindi pa may medyo malakas ang resistensya, hindi mo pa makikitaan ng sign. So ang pwede mong gawin doon is to sacrifice. Oh, hindi nga ang pwede mong gawin is to sacrifice. Pipiliin mo na mag-vaccinate ka pa rin. Gawin mo pa rin ang vaccination. Kasi ang talagang totoo niyan, ang vaccination hindi treatment yan. So pipiliin mo pa rin magsagawa ng vaccination, dahil siyempre kikita mo yung flock mo, marami pa namang healthy. Pero ready mo yung isip mo tsaka yung damdamin mo na yung mga infected malalagas ang mga yon. Mabibilang sila sa mga mortality mo. Kasi siyempre mahina ang nila, ang resistensya nila. Tapos nagbakuna ka, so ma-aggravate na situation. Ganun lang. So mas importante naman na save mo yung mga healthy birds. Oo. Pero talaga ang protocol sana diyan ay before na magkaroon ng sakit ay magbakuna na ng NCD vaccine, at merong schedule diyan. Merong program, and usually ngayon no, may mga bakuna na sa ND or NDIB na, kasabay na ng NCD vaccine, infectious bronchitis din. Kasi ang infectious bronchitis, din yan, ubusipon din yan, at nagda-drop din ng end production yan. At pareho din silang nagkakaroon ng soft shelled egg. Yun nga lang, may pagkakaiba doon sa eggs na lumalabas. Yung infectious bronchitis, kakaroon ng abnormal, yung misshapen eggs, no? Kakaroon ng chalky egg, yung surface nila, surface ng egg, at saka porous, brittle, yung marupok. Yung Newcastle disease naman, hindi naman nagkakaroon ng misshapen na gano'n, pero pababa, pabulusok talaga, pababa hanggang maubos na ang production mo. Gano'n. Tapos soft shell, maraming soft shell. Magtataka ka kung dati patatlo-tatlo ka lang or apat na soft shell isang araw or wala pa. Tapos mamaya magiging may isang tray, tulungong tray, tatlong tray, magtataka ka na. Oo. Tapos yung sipon, hindi na magamot-gamot. So pagka hindi magamot-gamot ang sipon, consider it as Newcastle disease. Ganun lang. Oo. Lalo na kung hindi naman nag-i-inflame yung mukha. Nag-i-inflame ng mukha. Na kagaya ng, kasi dun sa bacterial diseases, merong inflammation ng mukha. Facial inflammation. Yung, tawag dito, yung chronic respiratory disease at saka infectious coryza. So may mga sipon din yung mga yun. Pero yung chronic respiratory disease, air sacs naman ang tinatamaan. Yung infectious coryza, pero pareho silang nagkakaroon ng nasal discharge. Ganun. Ang pagkakaiba nila, itong infectious coryza, during wet season nangyayari yan. Yung pagbabagong bigla ng panahon. At saka, yung nasal discharge ng sa infectious coryza, nagiging thick and sticky and odorous. kaya pag akyat mo sa building, kung pupunta ka, maaamoy mo, malalampasan mo, alam mong merong sipon, merong coryza. Ganun. So yun ang pagkakaiba nila. At saka ang pagkakaiba ng mga sakit na yan, na may mga sipon-sipon na mga signs, yung IB at saka yung infectious bronchitis at saka Newcastle disease, vaccination lang yan. Yung chronic respiratory disease, naagaw ng hangin. Yung chronic respiratory disease at saka yung infectious coryza, can be treated with antibiotic. Pero itong infectious coryza, pwede rin magsagawa ng vaccination.
So nagtataka kayo kung bakit ang infectious coryza ay may vaccination na pwede, no? Kagaya lang din yan ng ano eh, ng bacterial disease na yung pneumonia. Kagaya lang din yan ng pneumonia ng baboy. Ano, may bakuna na din yun. Basta in short, yung mga sakit na yan, kailangan pa rin ang strict sanitation at saka strict biosecurity para maiwasan ang mga sakit na yan at saka yun dun sa viral diseases na yan ay vaccination pa rin. Ganun. Yeah, so balik tayo sa viral disease. Okay, siningit ko lang yung dalawang bacterial disease na chronic respiratory at saka yung infectious coryza kasi yun nga pare-parehong may mga sipon, ang Newcastle disease, infectious bronchitis, chronic respiratory disease at saka yung infectious coryza. Kaya ako siningit lang. Pero syempre nasa viral disease pa rin tayo. Isa dito yung fowl pox. Yung fowl pox, may makikita kang mga wart-like lesions doon sa nostril, no, sa gilid dito, sa tuka, no, sa beak. And then sa earlobes, ganon, sa wattles. So, yun yung sign na makikita mo. And ito rin, nakakababa rin ng feed intake, ganyan, nakakababa rin ng timbang at nagkakaroon din ng death. Kasi nga, ang nagkakos ng difficulty in breathing nila ay yung cheesy like lesion dun sa loob ng esophagus nila. Nawawala ako, no. Dun sa esophagus nila tsaka yung dun sa loob, basta yung soft tissue dun sa mouth, sa throat, ganyan, sa esophagus, yun nagkakaroon doon. So, ang pwede mong gawin lang dyan ay vaccination din. Pero may mga lumalabas na mga product na nakakagamot ng fowl pox. Hindi ako nagre-recommend ng mga products, ha? Pero minsan na try namin sa turkey. Sa turkey naman nung tsaka yung sa manok din. Pero tiyaga, ano mo yon, yung 7 days na painumin mo, ganyan, tablet yun eh. Siyempre, hindi ko babanggitin ang pangalan ng product. Siyempre, makakapag-advertise pa ako. Basta yon sa 7 days. Pero, hindi 100% yung treat na magagamot siya, na makakagamot yun, 100%. May mga makakasurvive, pero ano pa rin, mas marami yung deaths, yung mortality. So, ang pinakamaigi talagang gawin dyan, yung vaccination pa rin. Before na magkaroon ng fowl pox or bulutong, yung manok mo, dapat may vaccination na. At saka isang pang-prevent dyan, kasi ang vector ng fowl pox ay yung mosquito. Kaya dapat malinis yung drainage, yung kanal. Dapat laging malinis yon at dry. Kasi nga, pag may infected mosquito, carrier pa rin siya ng mga ilang months. Yun. So, yun ang yun ang pwede mong gawin. At saka syempre, strict sanitation. Biosecurity pa rin. And yung isa pang viral disease, yung infectious bursal disease. So, itong bursal disease, parang sa kitty lang. Kasi 20 to 60 days old ang affected. Tsaka it is characterized by edematous cloacal bursa. Nag-i-inflame yung cloacal bursa. At saka may vent pecking, yung tinutukatuka yung vent. Possible na yun siguro dahil dun sa
ano din kasi may tawag dito yung paste event tapos yung ang kulay ng manure niyan ay whitish diarrhea and ang affected chicks ay ano nagiging payat, nagiging dehydrated at saka yun pecking pinepek ano ito dito yung tinutukatukoy yung sariling vent niya. Ganun. At ang pwede mo ano ay ang cause pala nito ang ang way of transmission nito dahil din sa mga maruming equipment at maruming poultry house. Yun. Kaya ang pwede mong gawin dito ay vaccination at saka strict management and then pwedeng disinfection ng ano mo ng building ng ano mo yung premises mo. Yun ang pwede mong gawin dun sa bursal disease. So vaccination pa rin. Alam niyo itong ano infectious bursal disease at saka Marek's disease parehong ano up to 30% ang mortality. Oh. Pero siyempre magkaibang disease 'yan. Itong Marek's disease ay ang signs niyan ano 'yan, mamaga yung nerves. 'Yan. Tapos may mga tumor sa skin tsaka iba't ibang visceral organs. 'Yun, 'yun ang sign niyan. Pero vaccination pa rin 'yan. Kaya yung mga ano, yung mga chicks asahan mong vaccinated na yan pag day old pa lang kasi Marek's disease ang binabakuna nilang una. Punta tayo dun sa ano, sa bacterial nga. Lampasan natin yung iba kasi yung iba naman puro sa chicks na, di sa layer. Plorum. Ito din, ano din, kiti din hanggang sa pulit. O, plorum. Pero halos kapareho kasi ang ipot ng sa infectious bursal disease. Pero ito ay bacterial. At saka ito, may sudden death. At saka magkaiba ang AIDS. Ang AIDS affected dito ay 1 to 3 weeks old. At saka yung mga kulit. Ito yung plorum or yung bacillary white diarrhea. Pwede mong ano, ang pwede mong gamitin dito ay strict sanitation pa rin at saka i-isolate mo yung birds na may sakit. Yun. Ito na, ano, hindi ko nababanggitin yung ibang mga diseases dito na para sa chicks kasi sa poultry naman, ay sa layer naman ako, so kalimitan lang ng mga binanggit ko ay sa layer. And meron pa itong ano pala yung aflatoxicosis yung aflatoxicosis due to the ingestion of moldy feeds na of molds no produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus nakukuha yung dahil doon sa mga moldy feeds, ganyan, yung peanuts, cereals, ganyan, yung mga molds yan. Oh. So, makikita mo na infected yun kung nangihina, hindi makalaki, wala sa kondisyon, ganun, started growth. And, syempre, death, no? Namamatay mga yun. Pero makikita mo lang na dahil sa aflatoxicosis yun kung bibiyakin mo. Makikita mo yun. So, ang prevention nun, ano, linisin mo. Linisin mo yung mga feeder, maigi, pati yung mga waterer, ganyan. Para maiwasan mo. Yung iba kasi, may mga poultry boy na tamad. Oh, nagtututong na yung feeder, hindi pa kinukubkod. Ano, hindi pa nililinis. At saka, syempre, yung feeds dapat nun, kaya nga ang mga, ano, mga feed mill, no? Ang mga feed mill, hindi sila kumukuha, hindi sila bumibili ng mga third class na yung mga yellow corn. Kasi ang yellow corn ay, yan yung
pinakamalaking percent na macro ingredient sa feeds. At kung hinaluan mo na ng third class na yellow corn, yung pangit, pangit na yellow corn, eh siyempre, may tendency na yung manok na kakain nun, eh, baka makakuha ng mold. So, mag-suffer pa siya ng aflatoxicosis. Kasi ang aflatoxin ay mold, no? Mold. Produced by Aspergillus flavus. Parasiticus. Yun. So, itong mga diseases na to, ng mga binanggit ko, ano lang, pahapyaw. Hindi yung talagang ito na yung sign, ito na yung gamot, ito na yung ano, pero at least may nalaman kang mga konting sign, ganyan. Alam na ito pala yun, o siguro malamang ito. So, kailangan kung may farm kang backyard or what, mamaliit pa lang ang bilang ng manok mo. So, kailangan itawag mo sa vet or technician na nandyan para at least malaman mo, magawa ng paraan kung ano yung measure na gagawin dyan sa mga infected na manok. At saka at least sana may mga preventive measures na magagawa, mai-recommend, ganun, para sa poultry mo, para ma-improve, ganun. So, syempre, huwag mong kalimutan ang strict sanitation, kahit na bacterial man yan, parasitic, mycotic, o kayo viral diseases, kailangan mong maaga na gawin mo ang strict sanitation sa farm mo, at saka strict biosecurity. Huwag basta magpapapasok ng mga bisita sa loob ng farm mo at paaakyatin mo sa building mo. At huwag din magpapapasok ng mga tao na kapitbahay mo na nagbabasketball sa loob ng farm mo. Hindi nga, meron akong alam mo yun, yung barkada ng barkada ng poultry boy. Okay, barkada ng barkada mo, sige. Halika, tara, mag-tour tayo dito sa farm, sa poultry ko. Basketball tayo, kaya inuman tayo, yun. So, pinasok ang tricycle, pinasok ang bike, pinasok ang... So, ang farm dapat ay malinis, sarili niyang mundo, walang tao dapat na pumapasok except yung owner, manager mo, yung poultry boy mo, or kung wala ka pang manager or poultry boy, ikaw lang at ang pamilya mo. Kung siyempre alam mo naman kung saan pupunta mo yon, pero siyempre kailangan kahit pamilya mo, yung shoes nila, yung ikaw din ba, dapat meron kang foot bath, gano'n. Yun, para at least ma-minimize or ma-prevent ang mga diseases na mag-occur sa poultry mo. Yun, at para magiging prosperous, magiging para makikita ka, kasi ang purpose mo na nagkaroon ka ng kahit backyard farm lang, no, ay para kumita, para magkaroon ng income, at kung lalaki, para lumaki. Oh, di ba? So yun ang pwede mong gawin. And isisingit ko siguro, itong poultry farm, hindi lang kailangan maging aware ka sa poultry diseases, hindi lang maging aware ka sa mga kung ano yung magiging result ng sa management mo, pero kailangan talaga maiging management yan. Pero kasi kung minsan, kahit maiging management din kasi may nag-occur na disease. So, yun, basta, strict sanitation. Pero kailangan din may record ka. Halimbawa, isa pa pala, isisingit ko lang. Hindi na sa diseases ito, pero isisingit ko na lang. Pag may farm ka, kahit maliit pa lang yan, may record ka dapat. Meron kang
record na kung kailan dumating, kung kailan ay kung anong age nila, ano bang mga medication program na nangyari dati, ganun. Tapos kung kailan sila nag-umpisang mangitlog, layer to ha. Kung kailan sila nag-umpisa ng itlog, ilan ang production niya ng ganitong araw, ganitong buwan, mga ganun. So, kailangan may record ka. Ilan ang mortality nitong araw na to, anong nangyari. Noon. So, para maigi ang ano mo, maigi ang mangyayari sa farm mo. So, hanggang dito na lang. Pag may dudugtong pa ako, idudugtong ko pa. Ayun. Yun, tama nga. Meron pala talaga akong idudugtong. Nalimutan ko. Oo, kasi hindi lang talaga dapat sa hindi lang talaga dapat mag-focus sa mga diseases ng poultry ang isang ano ang isang farmer. Oo, hindi ta huwag tayo mag-focus sa disease lang kundi pati na rin doon sa mga vectors. Yun, yung carrier, yung tagadala ng sakit. At sa poultry farm, at saka kahit na sa mga ibang farm, merong mga importante, no? Importanteng vectors. Or yun yung mga pinakasikat na mga vectors na nasa farm. At ito, yung mga rodents, yung wild birds, insects, at saka yung mga nematodes, worm, no? Yung rodents or yung daga. Hindi lang ano, hindi lang sa nagdadala sila ng ano, hindi lang sa nabubulol ako. Hindi lang sa naninira sila ng produkto kasi yun pwedeng kumain ng ano eh. Pwede silang kumain ng itlog, pwede silang kumain ng yung mismong layer. Oh, yung malalo ng mga malalaki. Pwede silang kumain ng mga yung sa feeds. So, nanlulugi sila ng farm. Pero sila din ay tagadala ng causative microorganisms na nagpokus ng sakit. Kagaya ng virus o bacteria. No? So, yun, vector yan ng ano, vector ang daga sa Newcastle disease, ganyan. Tsaka salmonellosis, mga ganon. Avian influenza pa yata. Oo, sa avian influenza. Tayo, hindi natin masyadong pinapansin yung mga daga minsan. Kasi, mayroon mga pamahiin na, ano ba yun? Yung huwag gawin ang daga, huwag saktan ang daga, kasi mananakit sila or maninira sila. Pero, syempre, ibang kaso, yung talagang sa farm may daga na, i-ignore mo pa. So, kailangan ng mga daga i-eradicate yan at may mga ginagamit na pamatay daga. Ganon. Actually, may mga farm akong alam na hindi sila gumagamit ng mga pamatay daga, mga chemical. Pero, yung pang-ipit, mouse trap, kaya lang hindi rin gaanong effective yung mouse trap. Kagaya ng ano, libawa yung parang screen na ganyan na malaki. Hihintayin mong papasok yung taga doon. Kung ilan sila? O, di ba? Dami. Kung ilan sila, kailan pa mauubos ang taga kung mouse trap lang? Kasi may nabasa akong article na actually about sa poultry din. May nabasa ako na ang daga pala 35 days pa lang sexually matured na. So pwede na silang magmate, pwede na silang manganak, ganon. At within a year, yung isang couple pala ng daga ay nakakapag-produce sila ng 10,000 individuals, 10,000 ibang rats pa. Additional rats na populasyon. So isang taon 'yon. Siyempre, siguro, yung ano yan, nagkaroon din siguro ng study na gano'n yun. Siyempre, kaya, yun, nabasa ko lang yun. Ha? Hindi sa akin yun. According to. Kung gano'n nga karami, kung gano'n nga kabilis ang pagdami ng daga, hindi natin papansinin yon sa loob sa farm natin.
edi ang bilis, no? Ang bilis na madumami, ang bilis dumami yung maninira ng products, yung mga stock mo na feeds, itlog, ganon. At saka, ayun, magdadala pa sila ng sakit sa mga alaga mo. Kasi siyempre, makikikain din nyo, makikiinom kung gusto, di ba? Alam mo kung saan-saan kayang, ano, kayang umakyat-akyat kahit saan yung mga daga, eh, di ba? So, possible na pupunta rin sila sa, ano, sa feeder mo, feeder ng manok mo, sa water, gano'n, nakikinot, gano'n. So, dala-dala na nila yung, ano, natatransfer na nila yung dala nilang microorganism yung sa mga manok. Yun. So, kailangan bigyan ng pansin na alisin din yun. Kasi kahit na, ano, kahit na maggamot-gamot-gamot ka o mag-vaccinate ka, ganyan, mag-vaccinate ka o mag-treat ka, may vector naman. So, meron pa rin magta-transfer. So, kailangan mawala din mo ngayon. So, yun, yung isang klase ng vector ay, oo, tama. Yung isa pa, yung wild birds. Yung wild birds, isa din yan. Salmonellosis, Newcastle disease, mga ganyan din ang yung tinatransfer mo. Nag-ano din, tagadala din yan ng vector. Ay, tagadala din ng vector. Tagadala din yan ng sakit. Yun. Kaya, hindi mo naman pwedeng patayin, barilin ng, ano, yung mga, ano, di ba? Hindi mo pwedeng mag-shoot. Yung mga ibon, bawal kaya. Kaya ang pwede mong gawin doon ay yung poultry farm, yung poultry building mo, lagyan mo ng net. Lagyan mo ng screen or net na doon sa ano, sa palibot na meron pa ring ventilation yung building mo. Kasi kailangan ng mga manok mo, hindi dahil yung mga layer, kailangan ng ventilation na maganda. Yun. So, yun ang preventive measure mo doon sa mga ano, sa mga wild birds. Hindi kasi yung mga migratory bird, yung mga wild birds na yan, ano yan eh, kahit saan lang gagaling ganyan, tapos nadapo, nakikikain din ng mga yan sa ano, nabubulabog pati yung, lalo na sa layer kasi bumababa ang production nila pag nabubulabog, lalo na kung marami ang pumunta sa loob ng building mo, eh, iipot pa doon. Di ba? Yung doon sa mismong feeder, iipot yun. And then, makikinom din. So, alam yan, yung mga lahat ng droplets nila, yung kanila, may dala din mga ano yan. May dala din mga microbes yan. So, yun yung isang vector. Ang isa pang vector ay insects. At ang mga insects na yan ay flies, mosquitoes, yung beetle, bed beetle, yung tinawag, yun, mga cockroaches, yan. So, tawag dito, yung flies, yun. Ang flies, yan ang isang pinaka number one din na problema sa farm. Lalo na kung hindi malinis, ganyan, nag-i-invite ng langaw. Basa ang ipot, nag-i-invite ng langaw. At apa yung may katabi kang farm na harvest ng himbawa sa broiler, di ba? Hindi pa nalilinis, naglipara ng mga langaw sa iyo, sa kabila, ano, lilipat sila sa farm mo, ganun. So yun yung ano, yun yung cause ng pagdami ng langaw. So yung ano, yung mga maggots na maggot flies, ay fly maggots, no? Marami, ano yan, madaling dumami. May gamot actually na ginagamit dyan. Pero syempre, hindi ko sasabihin kasi makapag-advertise pa ako. Pero nakikita ko yun dun sa ano. Ginagamit ito ng mga farm na nahawakan ko na. Pero nakita ko rin na may nag-post dun sa isang group, no? Sana mabasa niyo yun. Pero hindi ko na sasabihin dito. Pero yun, may chemical dyan na ginagamit para ma-eradicate ang flies. At saka yung caustic soda doon sa
ilagay sa banyo para madry at saka mamatay ang mga maggots. Yun nga lang, pag naglagay ka ng caustic soda, hindi mo na mabebe, hindi mo pwedeng ano yan, hindi mo pwedeng inibenta as dun sa mga fish pond, ganyan, hindi pwede. Ano pa? So, yung mosquitoes, yun. Ay, at saka isa pa, oo, pareho yun, pareho. Yung mosquitoes, vector din yun. Oo, taga-dala din ng sakit yan. Yung leukocytosoonosis or yung avian malaria, yan, isang vector yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, dala-dala niya yung parasite. So, ng mga ilang buwan kung carrier yung mosquito. Kaya, ang pwede mong ano yan, ang pwede mong gawin dyan is panatilihin dry ang kanal, yung drainage mo, at saka siguro magbawas ka ng mga, alam mo yon, kasi ang lamok namamahay yan sa mga masukal, ganyan, mga madamo, ganon. So, kailangan yung farm mo, kahit na marami ang punong kahoy, at least maliwalas. Yun? Tapos yung dry yung ano. Basta dapat alam mo ma-prevent yung ano, yung lamok. Yung iba tinatanong, ano, may nagtanong, pwede bang magsunog ako ng damo doon sa malapit sa building para ma-prevent daw yung mga mosquito? Eh kaso nga, pag sa usok naman, yung mga manok mo naman, yun ang ano doon, yun ang mamamroblema. Kasi, hindi po pwedeng may usok silang nasasanghap o nalalanghap. Kasi, yung lungs naman nila magsasuffer, yung respiratory, ano naman nila, respiratory system naman nila. O, kaya nga, di ba, ang manok, kailangan ang ventilation nila ay maayos. Kasi, yung lungs nila ang magsasuffer pagka ang ventilation ay hindi ano, hindi maayos. O, ganon. So, tingin ko hindi po pwedeng magano, hindi advisable na magsunog ng dahon na marami doon sa paligid ng farm. Kasi nga, yun nga. So, magiging caution ng respiratory ailment nila syempre. Kahit tao nga eh, di ba? Pag matagal na nausukan. So, pag lalo na pag mahina ang immune system mo, mahina ang resistensya mo, eh di ba, maya, inubo ka na. Ganun. So, yung lungs ng manok, maliit, tapos pausukan mo, hindi, wala na. Basta, in short, dry. At siguro, pwedeng ano, hindi ko lang alam kasi kung ano eh, hindi ko lang alam kung may mga, para sa pamatay lamok na yung pwedeng spray na hindi maapektuhan yung mga manok. Pero ang alam ko lang ay panatilihing dry ang drainage at panatilihing maaliwalas ang paligid ng farm. Lang. Ganon. Ano pa? So, yung flies. Yung isa pang vector, yung nematodes. Yung nematodes. Ito, hindi natin alam, carrier ito ng, ano, yung causative microorganism ng blackheads doon sa turkey. Itong nematode na yun, yung sickle worm, yung nakikita sa sikol. Yun. So, pag may worm na inilabas yung isang manok or turkey, nilunok ng isang manok or turkey, so, lalo ng turkey, at infected yung worm na yun, so, daladala niya yung, ano, yung cause ng, ano, yung microorganism na nagko-cause ng blackheads. So, magkakaroon ng blackheads ngayon yung turkey. Yung turkey. Ganon. Basta, in short, kahit ano pang mga diseases ang daladala ng mga vector na yan, kahit na
kahit na viral ba yan, bacterial or parasitic, maganyan. Importanteng mawala, ma-eradicate or malesen yung mga ano, yung mga vector na yan doon sa farm. Kaya pag may nakita kang mga dumadami na yung ano, yung langaw, may nakita kang mga daga, puksa ka agad. Oo, mahirap puksain mga yan. Maraming mga farm ang namumroblema dahil sa dahil diyan sa mga vector na yan, kahit sa mga mosquito. Kaya kahit gaano ang gagawin na yung kahit gaano kaganda ang management mo, syempre hindi mo naman kontrolado yung pagdating ng langaw. 'Di ba? Hindi mo kontrolado yung pagdating ng langaw, ng mosquito, ng daga, saan sila galing, kailan susulpot. 'Yon. So, ang gawin mo na lang pag may nakita ka, pag may appearance sila dun sa farm, presence nila, 'di ba? So, kailangan naka-ready ka na meron ka talagang pabuksa or pang-prevent. Ganon. At yung building mo tungkol dun sa wild birds naman, eh, kailangan may naka-ready na, ang totoo dun yun, naka-ready ka talaga na paglipad niya, papasok dun sa building, hindi siya makakapasok kasi nga nabalutan, na ano, napalibutan ng net. Siyempre, yung net mo, clear. Yung hindi, ano, hindi, at saka may regular din cleaning ka dun sa net mo kasi baka mamaya naglagay ka ng net tapos abutin na ng ilang siglo eh hindi pa pala na agiwan or nawawalisan. So yung alikabok noon edi siyempre pag humangin edi sinasanghap din yun ng ano ng mga manok mo. Yun. Kaya kahit may net sa palibot, pinag-prevent mo ng ibon, ng wild bird, ay di may, ano din, kailangan, may schedule ka din na cleaning, na hindi nabubulabog yung manok. Ganon. Yun. So, yung iba kasi sabi niya, ay, mabubulabog po yung manok pag nag-agiw. Ay di mag-schedule ka ng gabi. Hindi niya nakikita yung ano, hindi nakikita niya yung kumikilos-kilos na walis. Yun. So, sana maraming, kahit na hindi kumpleto yung mga sinabi ko dito ha. Hindi kumpleto ang mga, kahit mga signs and symptoms, hindi kumpleto yung mga preventive measures, at least may mga namanggit ako sa treatment, pero hindi ako nagsabi ng mga brand o ano. Kahit yung mga sa vaccines, hindi ako nagsabi ng mga brand o ano. Kasi ang purpose lang ng video to ay at least yung lalo na yung mga bagong poultry farmer, no? Yung mga kahit konti pa lang yung mga flock nila. Ang purpose dito ay para lang at least malaman yung mga importanteng signs na ito na pala yun. Pwede malaman na may sakit na pala yung manok ko, ganun. May sakit na pala yung may diferensya na pala yung itlog ng manok ko, mga ganun, yung ganun. Oh, at maalala ko pala, hindi ko pala nabanggit, itong flies pala, ito pala yung isa pang ano, nagkokos ng dirty eggs. Kasi kahit malinis na nailay, no, yung naitlog, eh di siyempre nakapile yan sa tray. Mamaya, pag maraming langaw, dinadapo-dapo, ano, kahit doon pa lang doon sa building, hindi ka pa nakakapangolekta, pag maraming langaw doon, dadapuan yung itlog, may mga itim na mga spots na maliliit, parang mga needle-like yung ano tayo yun, needle point ba, na, ano, itim. Yun yung, kasi, dahil sa excretion nila yun eh, tumata yung langaw doon sa, ano, pumuot sa, shell ng itlog. So, hindi lang siya tagadala ng, ano, ng sakit, kundi, iritasyon sa manok din yan, at saka, panira ng quality ng shell ng itlog, kasi syempre, may mga, itim-itim, di ba? Mga maliliit. O basta, so, sana marami kayong natutunan dito sa video na to. Kahit na hindi lahat, ay hindi ko lahat diniscuss na in toto isa-isa. At least may mga binanggit ako ng mga importanteng bagay tungkol sa mga sakit, ganyan. Then, para at least alam mo na yun na pala ang nangyayari dun sa poultry mo. Yun na lang nangyayari sa mga manok mo. At hanggang dito na lang, at sana
hindi mo man matapos dahil ang haba nitong video to. Hindi mo man matapos, sana balikan mo para panoorin ulit yung ibang portion nito para at least madagdagan pa ang matututunan mo. Salamat at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-hit ng notification bell at sana pakishare na rin itong video to at yung iba ko pang mga videos at pasyalan ang channel ko para masaya ang buhay. So hanggang dito na lang and thank you for watching. God bless. God bless us all. Thank you.